Hello mga kacha! Good morning po sa ating lahat! This is Romel and welcome back again to my YouTube channel! So for today's video mga kacha, ayan, pagpasensyahan nyo na po, medyo nagliwaliw tayo kaya medyo matagal tayo naka-upload ng mga video natin. So for today's video mga kacha, meron tayong i-re-rebound routings daw. Routings muna yung gagawin natin. Kasi yung last, yung dulo ng buhok niya is rebound din na po last year o past 2 years something. And then, buong akala niya, ipaputol niya sana yan. Kasi ang buong akala niya, masusunog yung dulo ng buhok niya. Kasi sabi niya, sa bawat rebound daw niya, nararanasan niya daw na masunog yung buhok niya sa dulo, lalo na't may kulay. Pagkatapos ng rebound ko, sabi niya, huwag na lang natin iputol kuya kasi sabi niya, hindi naman pala nasusunog. Okay naman pala yung trabaho mo. So, thank you so much. Ayan, after a few minutes po, nakita natin naluto na yung buhok. Binasa muna natin yung dulo ng buhok niya. Saka natin binaba yung step 1 ng gamot natin sa ating hair rebonding product. And then, pag-check natin ulit, no, mga kacha, luto na po yung buhok niya lahat-lahat. So, ayan, hinugasan ko na po. And then, ibu-blower na po natin ang buhok ng ating customer, mga kacha. Ayan. O, diba? Tuwid na po siya, nawala na po yung kulot niya kanina. Kumpara nyo po yung kulot ng buhok niya kanina, mga kacha. Diba? So, ayan. Ayan po ang ating customer for today, mga kacha. Ang ating proseso, tulad pa rin nung dati, kailangan pa pino-pino ang pagplansya natin para naman ma-absorb or mapinitrate talaga ang init ng plancha, mga kacha, no? Hindi lang sa gamot lulutuin, pati na rin sa pagplancha, kailangan mainit talaga ang plancha natin para lutong-luto talaga ang buhok ng ating customer, mga kacha, no? Para hindi na po siya mag-balik after 3 days na maligo siya, no? So, ayan na po mga kacha ang ating hair rebonding for today. Medyo mahaba po yung video, kaya kinat ko na lang po, diniretso ko na lang po sa ating kabilang side, mga kacha. Pero step 1 pa po yan siya, wala pa po tayo sa ating step 2, mga kacha. So, actually mga kacha, late upload at ito kasi hapon na po yung dumating yung customer ko, inabutan po yan siya ng gabi dito. So, ayan na po ang ating step 1 mga kacha, no? Finished product sa step 1 natin. So ngayon, maglalagay naman tayo ng ating step 2 mga kacha, no? Ang step 2 mga kacha, lagi nating tatandaan, hindi na po yan siya delikado kasi yan po ay neutralizer o kaya maintaining straight mga kacha. Yan po ang nagpapamaintain kung ano po yung naluto ng ating step 1 mga kacha. So yan, sa mga gustong matutong mag-rebound, no? Kunting ingat lang po talaga sa part ng buhok ng ating customer na may hair color mga kacha. Kasi po, para hindi po para maiwasan po ang pagkasira or pagkasunog ng buhok ng ating customer. So, ayan na po mga kacha, ang ating last part ng ating hair rebonding mga kacha. So, ayan, itong sa bandang likod, o, diba? Hindi pa po na paplancha, pero panghuling plancha, pero tuwid na po sa nakikita po natin, diba? Ayan na po, o, diba? Yan na mangha po siya kasi sabi niya, sa bawat rebound daw ng buhok niya, yung part daw na may color o kaya yung part na dating na rebound na last year, nasusunog daw talaga. Kaya nagsuggest sa akin kanina na pwede ba daw magpaputol. Sabi ko, pwede. Pero, nung pagkatapos ko pong na-rebound yung buhok niya, sabi niya, kuya, okay naman po ganyan, no? Mahaba. Sabi ko, okay naman kasi sayang, sabi niya sa akin. O kasi akala ko, kuya, masusunog yung dulo ng buhok ko kasi sa bawat pariban ko nasusunog po yan siya. Kaya nagsuggest ako sa kanina na ipaputol ko na lang sana, but hindi naman po pala, okay naman po yung gawa ninyo, sobrang ganda. Kaya ayan, thank you so much and once again.